Welcome back sa Sister Chef. This is Chef Susan. Today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng puto. Putong puti na napakadali. Actually, ang basic lang ng puto is all-purpose, baking powder, sugar, water. Yun lang ang apat na yun. At may steamer ka, pwede ka nang gumawa ng puto. Kaso, yung iba gusto, syempre special. Ako naman, ituturo ko sa inyo yung version ko. Meron tayo ditong 2 cups of all-purpose flour. Ito siya. Ngayon, unahin natin yung dry ingredients. Ito yung baking powder, 2 tablespoon baking powder. Ayan. 3/4 cup of sugar. 1/2 cup na powder milk. Kayong bahala kung anong gusto nyong powder milk. Ito, ginamit ko Angkor. Okay, powder milk. Tapos, creamer. Ito, cream top to. Ang creamer na gagamitin ko. Kaya gumagamit ako ng creamer kasi ang creamer natin ay may coconut powder to. Kaya para mas malasa siya, lalagyan natin siyang creamer. Okay. Ito, 1/4 cup. Tapos, salt. Tapos mong nalo yung dry ingredients, lagay mo na tong itlog. Isa lang, 1 egg large. Sunod, yung melted butter natin, 72 grams. Pero kung wala kayong panimbang sa bahay, 5 tablespoon melted butter. Katapos, 1.5 cup of ebap. Ang paghalo pala ng puto para hindi siya mabula, huwag mong gagamitin ng stirrer. Medyo huwag masyadong hard ang pagmix kasi magbubula siya, pangit ang puto pag mabula. Tapos, 1/2 cup of water. Ito lang yung pinaka-water mo. Yung pinagalagyan ng gatas, yung ebap, dito ko na rin dinagay para yung ano niya, lasa. Ayan. Pagkatapos, strain na natin. Okay, pagtapos na, okay, mapino na yung iyong dough. Lagyan mo siya ng 1 teaspoon of vanilla. Para mabango yung puto mo. Ito, pino na yung ating dough. Ang ganda, oh. Dapat hindi siya mabula. Oh. Mag-ano na tayo? Magmo-molde na tayo. Ang gagamitin nating molde is large. Pag large ang molde mo, dapat 2 tablespoon ang measure niya. Pag naman yung medium, 1 tablespoon. Kaso yung sa atin is large. Kaya 2 tablespoon tayo. Ito lang. Ito lang yung tamang measure kasi para maganda yung ano niya, hindi siya masyadong apaw. Maganda yung korte ng puto mo. Okay. Ito yung 2 cups natin na flour all purpose, naka 30 large na puto tayo. So ngayon, kasi yung iba nagtataka bakit yung cheese ng iba ay nakalubog. Pag nakalubog ang cheese,
advance siyang linalagay. Gaya nito, maglalagay ako. Yan, pag linuto yan, lulubog yan. Papakita ko sa inyo mamaya pagkaluto kung anong difference ng maagang linagay yung cheese. O yan. Yung 6 na puto, ilalagay natin ng maaga. Okay. Pero ito, mamaya natin ilagay. Ikukok muna natin siya ng 4 minutes. Pag naka 4 minutes na siya, doon natin ilagay yung cheese. Para hindi siya lumubog. Habang naglalagay kayo dito sa molde, dapat yung water nyo ay nakasalang na. Para kumulo na. Kasi dapat isalang mo to pag boiling na yung water mo. Doon mo isalang yung puto mo. Luwagan na lang natin kasi alanganin, dalawang salang na lang. Di siya makuha sa isang salangan. So, ito na muna. Tapos, wag dikit-dikit para yung pinaka-moist nung ano, hindi papatak dun sa puto kasi mamumuti yung puto mo. Ito, salang na natin. Kumukulo na yung water, salang na natin. Ayan. Tapos, yung cover ng steamer mo, lagyan mo ng ano, tela, cloth. Ito, yung katsa ng arena ko, ayan, ginagamit ko to sa steamer. Cover mo siya, para hindi lumabas yung steam niya, maganda yung impact ng luto niya. Okay, ngayon, pagkasalang, 4 to 5 minutes, wait tayong 4 to 5 minutes, ilagay natin yung cheese. Okay, ito na yung 4 minutes natin. Tingnan natin. Ayun, ganda. Ngayon, lalagay natin yung walang cheese. Hindi ko na alam kung alin ang may cheese. Ayun. Okay. Takpan natin ulit. Few minutes later. Luto na. Tingnan na natin. O, patayin muna natin. Wow! Yan, ang ganda. Okay, kunin na natin. Okay, ito, i-cool down natin ng 5 minutes bago natin tanggalin sa molde niya. Okay. Okay, ito, na-cool down na. Medyo malamig na siya. Pwede na natin siyang tanggalin sa molde. Ito, tignan natin. Ayun. Ito yung difference ng ano, yung maaga yung paglagay ng cheese. Ayan. At saka yung late yung paglagay ng cheese. Diba? Yun lang. Pero parang mas maganda to, no? Yung maaga ang paglagay ng cheese. Diba? Okay. Tingnan natin. Wow! Ang sarap! Sarap sa pansit! Para tuloy masarap magpansit. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Chef Susan.